Natapos na tayo sa pagbabarnis ni Papa. Si Papa na tumira dyan. Si Papsi lang, malakas. So ayan, ano pa pansin nyo? Iba itong ano, lagayan ito ng kutsara. Okay, drawer. Yung burn sienna, yan 60 ml, 45 pesos lang yan. Basahan, kalahating kilo, 30 pesos. Yung sanding sealer, 1 litro, 167. Yan, white. Puraso nyo ng ganito. Ayan. So, napantay na yung color niya, mga sadik. So, hindi na natin ginamitin ng brush. So, ngayon, hindi pa natin nakukumpleto yung varnish na ito. Sample pa lang yan. Tsaka dito. Pansin nila, wala pa mga varnish yung mga sadik. Bali, ang gagawin natin varnish dyan, yung sinabi ni Papa. Bali, parang ang gagawin lang yung burn, yung parang sinunog lang yung pinakang kulay niya. Parang ganito, pero papadarken lang siya ng konti dito. So, ayun yung pinakang pattern natin. So, yung pinakang kailangan lang natin mga sadik is itong ito. Ito yung mga gagamitin natin. Ayan, lacquer, ayan, paint thinner. Itong lacquer sanding sealer. Ayan, kailangan natin yan by Boysen. Siyempre, kailangan din natin itong oil wood stain. Ito yung pinaka magiging design. Magiging kulay, di ba pa? Ito yung magiging kulay natin. Yung parang, sabi ko sa inyo, yung oil wood stain lang. Tahaluan din natin siya na itong burnt sienna. Yan, by Davis. Davis Salon. So, yun mga kailangan natin. Kailangan natin ng basahan. Yan. Kasi ang gagawin daw pala ni Papa is ibe-brush muna natin yung unang coating. After ng unang coating, saan napupunasan ang basahan. Para magsama-sama sa ano? Kulay. So yun, papakita ko sa inyo mamaya. Hahaluin muna ni Papa. So gagawa siya muna ng testingan. Sample muna tayo mga sabit. Ano nalagay mo pa? Yan. Ano ito? Bullet and bullet. Ito ano ito pa? Yung wood stain yan. Bali, inuna ni Papa yung wood stain tapos pinatungan niya na ang kulayin natin ang bullet and red. Tapos, tsaka natin nalagay itong burnt sienna. Yan. Ganun lang kakaunti. Eh. Testingin na. Babrush muna. Dito mo pa? Patutuyoy mo ng konti. Kung gusto mo, ganyan ang gusto ko yun, no? Diba? Mm-hmm. Yung pala yung advantage ng wood stain. Wood stain. Kasi yung makikita mo yung haspin niya. Yung haspin din nawawala. Oo, yung haspin. Yung, hindi, ang haspin, ibig sabihin haspin mga sadik, ito yung mga guhit-guhit ng kahoy. Yung mga ng kahoy. Oo, so pag ang ginawa mo pintura, so mapipinish na talaga siya, mawawala yung pinakang design ng kahoy. So nakikita nyo pa rin yung pinakang design ng kahoy. Diba? Mapapansin nyo pa rin yung design. Pero ito, hindi siya, ano, varnish naman to. Hindi siya stain na ano. Kasi sisipsipin nga to, sabi ni Airpod yung pinakang ano. Ano lang yung natural color. Natural color lang nito. So ito, kagaya nito, ito pa, wood stain lang to. Hindi, ano lang yan, varnish lang yan. Ito, varnish lang pala to mga sadit. Natural bar. Ito makakabi. Ito, itong buong to, nabili lang namin to ng 150. Itong set na yan. So, ang kailangan mo ng varnes. Siguro, magkano ng varnes is 100 lang yata yon. Tapos kahoy. Iyan, idikit mo na. Ang ganda, mas maganda tignan siya. Mas totoo. Diba? Tapos dito naman ganun din. Yan yung sasabi ko. Mamaya, makikita natin kalalabasan yan mga sadik. Mapakita ko sa inyo. Mas maganda siya pag pinupunasan mga sadik, bali mas napapantay yung pintura instead na ibabrush. Kasi ang nangyayari, bamansyan na naman talaga natin yung pinakang kahoy niya. So, ganito yung nangyayari sa kanya. Ganyan. Yan, for example, ganyan. Plain siya, diba? Plain. Ngayon, pabrushin mo natin siya nito. So, medyo mahirap. Kaya ang gagawin natin, pag
pag pinasan natin siyang ganito, mas mapapantay siya at mas mamamantahan yung bawat kahon. So ayan na yung first coating natin mga sadik. Bali nalagyan na natin siya ng maple. Update lang mga sadik, bali ito na yung nagawa natin ngayon, natin na rin nilapapa. Bali tapos na yung color. Ang color na ito is maple. Wood stain lang siya mga sadik, parang minansyahan lang natin yung kahoy. Makita nyo yan, diba? Ganyan lang yung pinakang ano niya, kulay niya. Tapos after natin patuyuin, siguro baka bukas na natin na asikasuhin to, yung ano naman, sanding sealer. Yung sanding sealer ay yung papatagal ng kulay ng kahoy na to para hindi agad siya kumupas. So bukas natin, kasi mas maganda kung matutuyo talaga siya na mas maayos. Kasi sabi ni Papa, pag tinagin natin kagad siya ng sanding sealer is hahawa yung pampahid natin, mahatak, so masisira lang. Tapos nasa labas yung mga yan, pinto ng cabinet yan dyan. Bali tinanggal na lang para mas mabilis siyang patuyuin, kasi niremedyohan pa ni Papa yung mga pako-pako. So yun, yun pa lang muna. Tapos after nun, siguro bukas magagawa natin, mapapinalize na natin yung lahat ng mapipinturahan natin, mababarnisan yung sanding sealer na tinatawag. Nakakahilo mga sadik. Salamin na lang kulang yan. Tapos yan, kalat, lagay ng mga bottle, susi lagayan. Pwede tayo magpalagay ng name dyan. Yan, lagay ng ano, wine rack yan, wine rack. Tapos dito lalagyan ni Papsi nung ano, nung kupita ba tawag doon, wine glass yan, para may design dito, siguro mga 6 or 8 yan. Kaya nakaganyan yan dyan. Yan, may butas, papansin yan. So papakita ko ulit yung ginamit namin, isang 3 liters na paint thinner para mas maganda, mas marami. Isahan na lang kasi mas makakamura tayo dito, tsaka ito kasi bote babasagin, so pagrabagsak ko lang. So ito 3 liters na paint thinner. Tapos itong oil wood stain maple, yan nga maple ang color nyan. Tapos itong plastic wood natural shade, lacquer type ulit. Tapos itong lacquer sanding sealer, ito yung gagamitin natin para bukas, para mag-lock yung color niya, para hindi siya mag-fade, ano pa? Para hindi mag-fade. So after matuyo nun, ito yung lalagay natin. Mamaintain yung kulay. Ayun, mamaintain. Ito yung magpapamaintain ng color dun sa mga kahoy na binarnisan. Ito, burn sina ng Davis. Burn sina tsaka? Ayan, yung bulletin red. Ito yung dalawang ginamit ni Papa sa panghalo kanina. Kaya halo nyo lang siya, titimplahin nyo lang mga sadik. So yun, hanggang dito na lang siguro muna. Tapos update ko na lang kayo bukas sa pag-finalize na itong anong to, no? Na itong binabarnisa natin. Bali, ang gagawin natin bukas, sanding sealer, tapos ayusin na natin to. Papakita ko sa inyo yung final na kulay. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong araw na ito, at sana may natutunan yung iba. Kasi nga, kung gusto nyong mag kulay ng ibang furniture nyo, yan, maalagaan yung furniture nyo. Ganun lang kasimple. At para mas makatipid, gaya nga sinabi ko, mag-canvas muna sa iba't ibang hardware shop. Yun, maraming salamat, at hanggang dito na lang. Magkita-kita tayo sa next vlog. Kung hindi pa kita sa link, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pakiclick yung notification bell sa baba para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. So hanggang dito na lang. Peace out. Damn. Yeah.